Mga ka-business, baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos sa ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung karakter, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Supportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin supportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dean's TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yung panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga ka-papi. At for today's video po ay gawin po natin ang reaction. Itong pagbira nito sila ka-business dito sa isang tatay na partially blind na balot vendor. Ito si tatay mga ka-business, mga ka-papi. Ito po ay na-scout nito si Kuya Damulag habang siya'y namamasada ng tricycle. At yun nga po, napadaan itong si tatay dun sa pinagpaparadahan ng tricycle ni Kuya Damo at tinawag ito ni Kuya Damulag. Alam niyo po mga ka-business, mga ka-papi, hanga din ako dito kay Kuya Damo eh. Kasi itong si Kuya Damo, sa lahat ng kagwang, ito yung may pinakang maraming na scout eh, na tinulungan nito sila ka-business. Kasi kung matatandaan nyo mga ka-business, mga ka-papi, yung si Dexter, si Kuya Damo din na naka-scout dyan eh. At meron din ito na scout dati, itong si Kuya Damo, na tinulungan nito sila ka-business na mag-inang nakatira dun sa may ilalim ng puno. Kung matatandaan nyo mga ka-business, mga ka-papi. Hindi ko nga lang po alam kung bakit nahinto yung pagtulong doon nila ka-business doon sa mag-inang yon. Pero yan nga po, ito si Kuya Damulag, ito yung may pinakang maraming na-scout dito sa lahat ng mga kagwang. Sa bagay, itong si Kuya Bong pala, itong si Kuya Bong pala ay marami-rami na rin ang na-scout nito eh. Pero ang point ko dito mga ka-business, mga ka-papi, ay dito natin makikita na yung puso talaga nito si Kuya Damulag at saka nito si Kuya Bong ay talagang nandun sa pagtulong. Bagamat yung iba mga kagwang ay alam naman nating nahubog na rin yan ni ka-business sa pagtulong. Pero kung ikukumpara natin dito kay Kuya Damo at Kuya Bong, ay mas itong dalawang ito yung nakakapag-scout talaga ng mga kababayan natin na nai-refer nila dito kay ka-business para nga po matulungan. Maaaring itong ibang mga kagwang, kaya ito hindi nakakapag-scout ng katulad nitong si Kuya Damo at ni Kuya Bong, ay kasi medyo nakatutok sila doon sa nagiging pagmimisyon nito sila ka-business. Pero para sa akin mga ka-business, mga ka-papi, kung gagawin talaga nito mga kagwang na mag-scout at maghanap ng mga matutulungan mga kababayan natin, ay mas mapapadali yung ginagawang pagmimisyon nito sila ka-business. Di ba mga ka-business, mga papi? Pero sa ngayon, nakikita ko nga lang na talagang nag-i-scout ng mga matutulungan ay itong si Kuya Damo at itong si Kuya Bong. Pasintabi na po dun sa ibang mga kagwang ha.
At ito nga po mga ka-business mga papi, balik lang po tayo dito sa ating topic. At yun nga po mga ka-business mga papi, nung mapanood ni ka-business, itong vlog na ito ni Kuya Damulag, ay nagpasya itong si ka-business na birahin itong si tatay. At dito nga po mga ka-business mga kapapi, sa vlog na ito ni ka-business, ay pinuntahan nila itong si tatay kung saan ito madalas na naglalako. At ito nga po, nung matagpuan nga po nila itong si tatay, ay kagad itong sinalubong ni Kuya Damulag at inalalayan na makatawid doon sa kalsada. At ang unang entrada pa nga dito ni tatay ay ano ba ika ito, scam. Pero itong pagkakasabi naman ni tatay na ito, mga ka-business, mga ka-papi, ng scam ay para sa kanya joke lang. Kasi itong si tatay, mga ka-business, mga ka-papi, ay siya yung bangkong tipo ng tatay na kwela. Na yun nga, sa kabila ng kanyang kalagayan, ay pinipilit niya maging masaya sa pamamagitan niya po ng kanyang mga pagjo-joke-joke sa mga kanyang mga nakakausap. Kaya nga sa simula pa lang mga ka-business mga ka-papi, ay talaga namang natutuwa na ako dito kay tatay. Kasi nga ang sarap niyang panoodin. Kasi kahit nanonood ka lang ay talaga matatawa ka dito sa mga pakwelang sagutan ito si tatay. Kumbaga ay hindi siya boring kausap, di ba mga ka-business mga ka-papi? At ito nga po mga ka-business mga papi, nung interviewin na ito ni ka-business, ay yun nga po, nabanggit ito si tatay na yung asawa niya ay matagal ng subscriber nitong sila ka-business. Kaya nga lang ay hindi nga niya napapanood itong sila ka-business. Pero naririnig daw naman niya itong sila ka-business sa pamamagitan ng Bluetooth speaker na ikinoconnect ng kanyang asawa dun sa kanilang cellphone. Kaya kung tutuusin ay halos kilala na rin niya itong sila ka-business. Kaya lang ay din sa mga boses nga lang. Kasi nga naririnig niya itong madalas dun sa ipinapanood ng kanyang asawa. Dahil sabi nga ni tatay ay masugid na tagapanood nitong sila ka-business ang kanyang asawa. Kaya kita nyo nga naman yung pagkakataon, di ba mga ka-business mga papi, na yung dating tagahanga lang nitong sila ka-business ay ngayon ay siya na yung binibira. At ito na nga po mga ka-business mga papi, habang kausap nitong sila ka-business itong si tatay ay talaga namang nagpakita ng gilas itong si tatay sa pagiging kwela nga po niya. Pero nabanggit din dito ni tatay na bagamat siya ay kwela, bagamat siya ay masayahin, pero hindi may alis na sa kabila ng kanyang pagiging masayahin ay hindi may itangging nandun yung lungkot dahil nga doon sa dinaranas nilang hirap ng buhay. Pero bagamat mahirap yung buhay ay pilit na itinataguyod nitong si tatay. Kumbaga, pilit niyang hinaharap yung hirap ng buhay. At sa kabilangan ng kanyang kapansanan na siya nga po ay halos bulag na, ay patuloy pa rin po siya na lumalaban ng patas sa pamamagitan niya po ng pagtitinda-tinda niya ng balot na ito. At ang isang kahanga-hanga dito kay tatay ay yun nga po, sa kabila ng ganito niyang kalagayan ay napapag-aral pa niya yung kanyang isang anak. Diba mga ka-business mga papi? Isang kahanga-hangan tatay itong si Tatay Tony. Alam niyo mga ka-business mga papi, ito yung dapat tinutularan ng mga kababayan natin na nakikita natin na patambay-tambay lang dyan. May sapat naman lakas pero hindi ginagamit yung kanilang lakas para maghanap buhay. At minsan nga ay gumagawa pa ng masama para lang magkapera. Pero kita nyo naman, ito si tatay, lumalaban ng patas sa kabila ng kanyang kapansanan. Kaya para sa akin ay isang huwaran itong si tatay na sabi ko nga ay ito yung dapat ay tinutularan
ng marami nating kababayan. Lalo na nga po yung mga kababayan natin na mga walang hanap buhay dyan ay kalalakas naman ng katawan. At ang ikinakatwiran ay wala silang mahanap na trabaho. Pero bakit itong si tatay, di ba, mga kabisnes, mga kapapi? Kumbaga, si tatay na yan nga po, may kapansanan sa mata, may kapansanan sa paningin, pero nakakapaghanap buhay ng marangal. Di ba, mga kabisnes, mga kapapi? Kumbaga, diskarte lang yan eh. Diskarte lang sa buhay. Kung talagang gusto mo maghanap buhay ng marangal, kung gusto mo magkaroon ng pagkakakitaan, ay diskarte lang. Nasabayan mo ng sipag. Kesa naman doon sa nakatambay ka lang, di ba? Tapos nagiging palamunin ka lang ng iyong pamilya. Samantalang may sapat ka naman lakas para maghanap buhay na katulad nitong si tatay. At ito nga po mga kabisnes, mga kapapi. At matapos nga pong interviewin ito nila kabisnes, ay pinakyaw po nitong sila kabisnes ang paninda nitong si tatay. At yung kabuo ang 1,045 pesos ba yon na paninda nitong si tatay ay ginawa na nitong si kabisnes na 2,000 pesos. Pero ito mga kabisnes, mga papi, itong pagpakyaw na ito ni kabisnes sa paninda nitong si tatay ay simula pa lang po ito. Simula pa lang po ito ng pagtulong nitong si kabisnes. Kumbaga ay asahan na natin mga kabisnes, mga kapapi, na sa mga susunod na araw ay may mga pagbira pang gagawin ito si kabisnes dito kay tatay. Lalo na nga po't ang banggit nito si kabisnes ay gusto niya makita ang kalagayan ng pamumuhay nitong sila tatay. At pag nagsabi ng ganyan si kabisnes, asahan na po natin na itong kanyang binira na ito ay may mga plano pa siyang pagtulong bukod dyan sa una nga po niyang pagbirang ito kay tatay. Kilala naman natin dito si kabisnes pag bumira, di ba mga kabisnes, mga papi, na pag bumira talaga ito ay andyan yung binibigay niya ng isang set ng ayuda. At bukod dyan ay pag nakita pa nito si kabisnes na talagang karapat dapat na tulungan itong si tatay, ay itutuloy-tuloy po niya yan. Itutuloy-tuloy po niya ang pagtulong dito kay tatay. At para sa akin naman mga kabisnes, mga papi, ito mga gantong klase ng kababayan natin, ito yung talagang karapat dapat na tulungan. Na ito nga po, nakita natin na sa kabila nga po ng kapansanan niya ay patuloy siyang nagsusumikap para maitaguyod yung pangangailangan ng kanyang pamilya. At bukod nga dyan sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, ay may pinag-aaral pa nga po siyang anak. Kaya sabi ko nga mga kabisnes, mga kapapi, isang kahanga-hangang tatay itong si Tatay Tony. Kasi bukod nga po sa eto, masipag siyang naglalako ng balot, ay hindi din siya yung tipo ng tao na umaasa na lang sa bigay ng iba. Tulad nga po ng sabi ko kanina, na itong si tatay, bagamat may kapansanan, ay lumalaban siya ng patas para maghanap buhay ng marangal. Di ba mga kabisnes, mga papi? At eto nga po mga kabisnes, mga papi, sa pagtatagpong ito nila kabisnes at nito si tatay, ay inaasahan na natin na kahit papaano ay matutulungan nito si kabisnes itong si tatay na utay-utay na mabago ang buhay. Dahil kilala naman po natin itong si kabisnes na ito pag tumulong lalo sa mga ganitong klase ng mga kababayan natin, lalo dun sa nakikita nga po niyang masipag na kababayan natin na karapat dapat talagang tulungan. Nakikita ko dito mga kabisnes, mga papi, ay hindi lang tatali itong si kabisnes sa kung ano itong hanap buhay nitong si tatay. Siguradong maghahanap at maghahanap itong si kabisnes sa kung ano pa yung pwedeng pagkakitaan itong si tatay, na madali lang na kayang-kaya nitong si tatay para dun sa kanyang kalagayan o nakaangkop dun sa kanyang kalagayan.
At malamang sa malamang ay bigyan ito ng oportunidad nito si Kabusiness na makapagdagdag pa ng pwedeng inegosyo nito si tatay. O yung mga small business lang na yun nga po, yung kayang patakbuhin nito si tatay Tony. At yun nga po mga kabusiness, mga papi, siguro hintayin na lang po natin ang mga susunod na pagbira nito si Kabusiness patungkol dito kay tatay Tony na ito. At yan po yung abangan natin mga kabusiness, mga papi, kung paano ba tutulungan itong si Kabusiness itong isang tatay Tony na partially blind nga po at masipag pa rin nagtitinda ng balot. At yun po, ano po mga kabusiness, mga papi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po yung nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe yan sa Muntikon Channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuloy ang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo Ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po Ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo Ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po Ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo Ma'am at maraming salamat din po sa inyong suporta. At yun, patuloy lang po nating suportahan ito si Ma'am Erlinda Official Vlog. Support po natin yan mga kabusiness, mga kapapi. At yun, ganun din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir at maraming salamat din po sa inyong suporta. At suportahan din po natin itong si Jewel Channel. At ganun din po itong si Nana Channel TV. Shoutout po sa inyo at maraming salamat din po sa inyong suporta. At yun mga kabusiness, mga papi, support din po natin yan, Nana Channel TV. At yun, shoutout din po dito kay Miss Lucky Me. Yun ma'am, maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta. Maraming salamat po Miss Lucky Me. At shoutout din po dito kay Ma'am Aisha Muhammad. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa inyong pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat ma'am. At syempre ganun din po dito sa mga magigiting na kagwang ni Kabusiness. Shoutout po sa inyong lahat at yun, hindi ko na po kayo iisa-isahin dahil sa sobrang nyo na pong dami. At yun mga Kabusiness, mga papi, patuloy lang po natin suportahan ang mga magigiting na kagwang ni Kabusiness. Support po natin yan. At syempre ganun din po dito sa aking mga kasamang reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Ma'am Blurs Channel, MK Inday Okray TV, Analisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga kabusiness. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Kabusiness Official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga kabusiness.